Hello guys, good morning sa inyo mga guys. So we are here in the Star Kitchenette. So today's video, makita nyo yan, dalawa yung kawali namin, di ba? So dito magluluto kami ng chicken adobo. Dito naman yung aming shell. So samahan nyo ako guys na magluto tayo ng ulam. Sumasayaw na. Pwede yung lagyan din natin ang mantika. Kasi guys, wala na kaming oras. Kaya sabay-sabay yung aming pagluluto na Star Kitchen. So kayo na mag-adjust. So dahil mainit na ang aming butter and oil, ilalagay na natin ang ating garlic. Dito din, ilalagay natin ang ating garlic. Ang diba? Ito yung sabay-sabay na. Sabay-sabay na. The next is ang onion. Napapansin natin guys, no? Parehas ang ingredients. So, of course naman, pag nagluto tayo, talaga namang pare-parehas. Kailangan may sibuyas at saka bawang, mga bashi. Ayan. Kasi yung iba guys, hindi kumakain ng ano, si Signa Shale. Ito na yung garlic. Kaya ang ginagawa namin is dalawa lang yung ulam. Ayan. Magsawa kayo dyan guys sa mga ingredients guys. Sobrang daming ingredients. Ayan. Hintay natin kunti. Hintay natin kunti guys na mag-brown ang ating mga ingredients para ilagay na natin ang ating mga meat. So, dito ko ilalagay ang ating chicken adobo na wala na siyang balat. Pinabalatan ko na guys kasi mas masarap yung adobo na maliliit. Ang pagka-slice. So, dito naman natin ilalagay ang ating sea shells. Yung nahulo ni Muruami kahapon guys. Ngayon ko lang niloto. Pero don't panic, nilagaan na namin para hindi siya masira guys. So, dahil brown na ang ating sibuyas at mga ingredients, ilalagay na natin si chicken. Ayan. Kung napapansin nyo, wala siyang skin, guys. This is our favorite. Yung mga buto-buto na siya. Masarap yan. Kasi, di ba, yung mga ibang mga customer, ang binibili lang nila ay pitso. Yung laman. So, ito yung mga tira-tira na sa katawan ng manok, kaya ginawa nilang ganito. So, ito yung pinakamasarap na part ng manok na medyo buto-buto, guys. Ayan. Lalagay natin ang ating sibuyas na puti. At ang ating sili. So, lalagay na natin ito lahat, guys, kasi ano rin naman, sama-sama together na yan. Napaka-colorful ng ating ingredients guys, no? Parang buhay natin makulay. Ayan, simuti natin yan. Huwag lang natin dilaan. Ayan.
Napakarami pong ingredients, guys. Ang aming sisig, mas marami pa sa laman. Mas marami pa sa shells. Yung shells namin kasi binalata na yun. Lutuin lang natin konti ang ating gulay. Seconds lang yan, guys. Kasi alam mo naman, ang gulay, pinakain nga natin gulaw yan. Lagay na natin ang ating cheese shells. Ayan. 1 kilo lang siya. Mas marami pa ang ricado, di ba? Sangka pa. Mas okay ang mas marami ang ricado, guys. Dahil malinam naman po ang ating ulam. Ayan. So, salamat sa sponsor sa sumisig nito. Ayan, nagkaroon tayo ng sisig na 1 kg. So, marami na rin yan, guys. Kasama na yung ricado. Abot na yan 1 kilo, di ba? Kita nyo naman. Lalagyan lang natin yan, guys, ng pamintang durog. Tapos, lalagyan natin ng oyster sauce. That's it. Lalagyan na natin, guys, ng tuyo ang ating, of course, adobo. Diba? Ayan. Kayo na bahala magtansya, guys, kung anong ilalagay nyo, kung gano'ng kadami. Ayan. So, ako, konti lang ilalagay ko para hindi siya maalat. So, ayan, guys, nalagyan na siya ng tuyo. So, of course, haluin natin para hindi siya masunog. So, medyo mataas ang lutuan dito, guys, dahil ang may-ari ko dito ang pangkad. So, kami na nag-adjust. Dahil maliliit kami, dahil kinanganak kami tag-init. So, okay lang yan, guys, what to do. Ayan. Ang ating sisig at ito ang ating adobo. Yup, yup, yup. Makulay, mas makulay ang sisig, guys. Kasi marami siyang mga different color. Yung sili at ang, kasi ang sili may orange, tapos meron siyang red, merong green, so meron din siyang mga white. So, that's why it's makulay. So, of course, huwag natin kalimutan ang ating oyster sauce na nagpapalasa. At ito rin, lagyan din natin mga dashi. Ito yung number one ng papalasa sa ating mga niluloto. Ayan. Ito ang ating oyster. Masarap yan, mga dash. Kaya, don't panic. It's organic. Lagyan natin ng batis na may kalamansi. Kunti lang, guys. Ayan. Kasi hindi na tayo maglalagay ng asin. Yun na yung pinaka-asin natin, mga besh. So, ang ating adobo, guys, hindi natin na nilalagyan ng tubig. Kasi, ang mga manok kasi, nagkusa lang siyang nagtutubig. Dahil siguro ay frozen. Hindi ko ma-explain ng maigi, pero what I know is, once na ang manok ay frozen, nagtutubig talaga siya. Kasi i-compare mo yung mga manok sa atin pag nag-adobo tayo, talagang nag-additional tayo ng tubig kasi talagang natutuyo siya, mga besh. So dito kasi hindi mo na kailangan magtubig sa mga adobo dahil kusa siyang nagtutubig. Ito rin, hindi na rin nalagyan ng tubig kasi ang mga gulay po, siya po yung nagbibigay ng tubig. So, huwag na tayong maglagay ng tubig sa ating mga niluluto kasi nga ay may mga tubig na sila. So, of course, ilalagay na natin ang ating pamintang durog. Hindi ko masyadong durog ang aming paminta, guys. Pero, mas okay to kasi ma-feel mo talaga siya na meron siyang paminta. Ayan. Ito, guys, lalagyan natin siya ng laurel. Ang laurel ay nagbibigay din siya ng aroma ng ating pagkain.
ayan, mga mamshi. Lutong-luto na ang ating mga ulam, mga mamshi. So, si Ate Esther kasi sabi, ay, muntik na mahulog ang ating sandok. Si Ate Esther kasi guys, saglit lang yan mag-luto. Basta once na nakahiwa na yung mga lulutuin, madali na lang lutuin guys. So, ito naman ang ating haluin natin para malinam-lam. So, ayun, nalagyan natin ang etlog. Masarap at malinam na. Ayan, luto na siya guys. Ready to eat. Ito naman, patuyuan mo natin konti guys. Masyado pang maraming sabaw. So, ayan na. Luto na ang ating sisig. So, lalagyan natin guys ng toppings para maging more beautiful. Ayan. Yan lang ang sikreto guys. Sibuyas. Tapos, toppings din natin ang sili. Oh, ayan na siya guys. Ayan na guys, pwede na siyang pang ano, pang restaurant, pang 5-star hotel. O, see? Kita niya naman yan. Ayan. Ayan siya. So guys, titikman natin kung anong lasa ng ating sisig. Tama yung tempura guys. Yun guys, pawis na pawis ang Mama Star. Tignan natin para makita nyo. Yummy. So guys, kung nagustuhan mo ang aking video, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Huwag mo rin kalimutan i-click ang button para ma-notify kayo sa susunod na video. Guys, luto na ang ating adobo na chicken. Ito, Tagalog style to guys, kasi meron siyang sabaw. Kasi gusto nila ilagay sa kanin yung sabaw. Ayan, luto na. So, of course, tikman na natin ang ating adobo. So, marapsa na yan. Rapsa-rapsa. Wow, Pilipino ang lasa guys. So, hindi na ako naglalagay ng suka sa adobo ko guys dahil mga kasama ko ayaw nila ng suka. So, ilagyan ko lang siya ng konting lemon para magiging adobo siya. Kasi, di ba ang adobo naman talaga is maasim.